Mga kwentong pambata. Ang puno ng fir. Sa masukal na kagubatan, nakatanim ang maliit na puno ng fir. Maganda at malaya ang lugar na kinatatayuan niya. Maluwag ang sikat ng araw at sa pag-ihip ng hangin, nagulo ang mga dahon niya. Matataas at matitibay ang mga punong nakapalibot sa kanya. Hindi niya gustong mababa ang tingin sa kanya ng iba. Literal na mababa. Oh! Magandang umaga, bata! Tingnan mo nga naman! Dabay, napakaganda ng araw ngayon! Nandito na ang mga ibon! Tama ka, Bob. Maliwalas ang langit, oh. May mga tao na nga naglalakad papunta dito, eh. Nandito sila para magliwaliw. Naku naman! Ano ba kinaganda ng umaga ngayon? Hindi naman ako gusto ng mga ibon. Palibhasa, maliit lang ako. Hindi ko nga makita yung papalapit sa atin, eh. Sana mataas akong puno para makita ko yung mga bahay at ang mundo sa labas ng gubat. Ay, lalaki ka rin. Lahat naman tayo. Lumilipas ang oras ng lahat. Hindi ito titigil kahit gustuhin mo pa. Kaya maging masaya ka kung anong mayroon ka ngayon. Maniwala ka, hindi ka mananatiling maliit na puno. Isang bagay lang naman po ang nagustuhan ko sa mga sinabi niyo. Yun yung nabanggit niyo kaninang, hindi ako mananatiling maliit kailanman. Hindi niyo naman naiintindihan. Ano? Akala mo ba hindi namin pinagdaanan yan? Nung maliit pa kami, hindi kami maabot ng sikat ng araw. Bob, natatanda mo ba? Marami pang puno dito noon. Ay, oo! Nahihirapan nga akong iunat ang mga sanga ko eh. Ang sarap balikan. May nakasulat dito. Siguro may gusto makaalala at balikan ng punong to. Oo nga. Eh kasi tingnan mo, nakakatuwa naman kasi ang punong to. Siya ang pinakabata dito sa gubat. Oh, nakita niyo na kung paano nila ako pinagtawanan ng tinawag na bata? Anong masama roon? Gusto ka nila, iho! Ah! Aray ko! Ang sakit na na! Nakita nyo? Hindi ba masakit yon? Hindi nyo ba napansin yan dito ako? Eh kung hindi kanya napansin, bakit tumalon siya nung makita ka niya, ha? Pinagloloko nyo lang ako kasi alam nyo mas maliit ako kaysa sa inyo. Tama. Pero alam mo, wala namang kinalaman yun sa kung anong laki mo ngayon. Ayoko na! Nakakasawa! Pwede ba? Tama na! Ayoko na! Isa pa nga, ulitin mo. Hindi ko ata maintindihan yan eh. Nako, tama na ka yan, Marley. Huwag mo nga siyang guluhin. Makinig ka. Maging masaya ka sa meron ka. Kinuha na ng mga magtutroso ang lahat sa amin. Ano? Ano po ulit? Magtutroso! Pinuputol nila kami! Pinubunot nila kami pati ang aming uga mula sa lupa hanggang makalbo ang gubat. Ginagamit nila ang lupaing yon para gawing bukit at iba pa. Nakakatakot naman! Tama! Oh, kaya kailangan kong lumaki bago mangyari yun, di ba? Oh, yun ba ang natutunan niya sa kwento natin? Pwede ba? Matuto kang maging masaya sa kung ano meron ka, bata! Gusto nang lumaki, tumaas at tumanda ng punong mainipin. Tag-sibol, tag-araw, at tag-lamig ay dumaan na rin. Napagbigyan nga siya ng bawat taong hinintay niya. Tumubong paunti-unti ang kanyang mga sanga. Subalit, nooy malungkot siya para bang hindi siya malaya. Ibig niyang agad-agad na lumaki pa. Sige lang. Ganyan nga ako, Neo. Tama yan. Akala mo, lalaki, tataas din ako.
Maniwala ka! Gugustuhin mo rin bumalik ulit sa pagkabata! Maya-maya, dumating na ang mga tao para gawin ang kanilang trabaho. Nagputol sila ng nagputol gamit ang kanilang palakol hanggang sa wala ng punong natira. Labi ng malalaking puno, nooy natuyo na. Ha? Saan kayo dadali ng mga tao? Dumating na ang oras namin. Tandaan mo, maging masaya ka habang nandito ka. Pero, anong gagawin nila sa inyo? Sandali! Nalungkot si Fear ng husto. Ngayong natuto na siyang magpahalaga na wala naman ang mga kaibigan niya. Sadyang napakasakit nito para sa kanya. Mag-isa na lang siya ngayon. Wala na siyang punong makakausap. Sumikat ang araw gaya ng dati. Patuloy lang ang pag-ihip ng hangin. Pero malungkot pa rin ang puno. Ay, sana nakasama na lang ako sa kanila. Bakit hindi ako kinuha ng mga tao? Malaki na ako ngayon. Ano namang gagawin ko sa gubat na to na mag-isa? Ilang buwan ang lumipas nang mawala ang mga kaibigan niya. Halos araw-araw na nag-iisa at nalulungkot ang puno ng Fear. Subalit, isang araw, dumating ang isang tagak. Sinabi sa akin ng mga ibon na hinahanap mo ang mga kaibigan mo. Baka nakasalubong ko sila. Baka sila na yung mga kahoy na ginagamit sa malalaking barko. Naglalayag ngayon sa karagatan. Naglalakbay ang mga barkong yon sa mundo. Ha? Naglalakbay sila? Samantalang nag-aalala ako sa kanila. Bakit hindi ako sinama ng mga tao? Gusto ko ring lakbayin ang buong mundo. Sabi nila, gusto na nilang umuwi rito. Kalokohan! At sino naman gusto bumalik sa nakakabagot na lugar na to? Nasa dagat na sila! Ano nga ba dagat? Ay nako, napakahabang istorya! Sige kaibigan, paalam na! Teka sandali! Anong nangyari sa ibang puno? Ako? Alam ko! Alam mo ba? Nakita ko sila sa mga malalaking bahay. Ang gaganda nila! Nakakasilaw! Nakakasilaw? Tapos? Anong nangyari? Sige, tuloy mo lang! Hindi na namin alam yung sumunod. Hindi na namin sila nakita pagkatapos noon. Sigurado akong nasa magandang lugar na sila ngayon. Isang makinang na lugar. Wala siyang malay sa kinabukasan. Masigasig lang siyang naghintay, nagabang at umasa ang puno. Taon na ang lumipas, dumating na ang araw na aalis na siya sa kanyang tahanan. Ha! Mga tao, sigurado akong kukunin na nila ako. Hindi ko inakalang ganito pala kasakit. Pero magiging ayos din ang lahat ngayon. Magkakaroon na rin ako sa wakas ng magandang kinabukasan. Dinala ang puno sa isang malaking bahay. Inilagay siya sa isang batya at pinuno ng buhangin ang paligid niya. At pagkatapos noon, nilagyan na siya ng dekorasyong makikinang. Para bang napalibutan siya ng mga alahas. Pero mukhang kulang pa. Nilagyan pa nila ng bituin ang puno sa tuktok nito. Ay, sa wakas, pwede na nating ilagay ang mga regalo. Ha? Huh? Wow! Ako ba to? Napakaganda ko! Ano kayang susunod na mangyayari? Wow! Ang ganda ng Christmas tree natin! Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang puno! Oo! Hinanap ko talaga ang punong ito para sa atin, anak! Hindi ako makapaniwala! Hinanap talaga nila ako! Napaka-espesyal ko naman! Nagsayawan sila sa tabi ng puno. Nagtatalon sila sa tuwa. Umupo sila malapit sa puno at hiniling na magkwento ang kanilang ama. O sige, kahapon ay sina Ivedy Avedy. Ngayon naman, si Humpy Dumpy naman. Nung unang panahon, may isang itlog na kasing laki lang ninyo. Hindi nalingid sa kaalaman ng nakararami ang kwentong ito. Umaga na! Ano na kayang mangyayari sa araw na ito? Dekorasyon ulit? O kwentuhan? O baka sayawan? Pero walang dumating. Sarado lang ang bahay. Lumipas ang ilang oras, tumaas na ang sikat ng araw. Pero wala pa ring dumating. Hindi! Hindi nila ako pwedeng kalimutan! Ako ang pinakamagandang puno! Espesyal ako!
Ha? May paparating! Sabi ko na nga ba eh! Ano kayang gagawin niya? Ha? Bakit ko tinanggal ang mga yun? Aw! Aray! Aray ko! Saan? Yo! Ako! Dadal! Peace! Aray! Aw! Ano? Ano? Ah! Aray! Ah! Naku! Ano? Yun na yun? Ano bang kasalanan ko at nilagay nila ako dito? Ay! Teka! Hindi pwede to! Taglamig pa rin! Matigas ba ang yelo? Siguro itatanim nila ako ulit pag natunaw ng yelo. Napakabait naman nila! Natapos na ang taglamig at natunaw na ang yelo, pero naroon pa rin ang puno nakalagay sa kisame ng bahay. Ay, tama si Bob. Mas gusto ko pa sa gubat. Gusto ko na maarawan at mahanginan. Kung pwede lang sanang ilabas na nila ako dito, gusto ko ng sariwang hangin. Kumusta, matandang puno? At sino nagsabi sa inyong matanda na ako? May mas matanda pa sa akin puno, no? Talaga? Saan ka ba nang galing? Sa gubat. Sa napakaganda at masayang gubat. Gubat? Di pa kami nakakapunta doon. Magkwento ka naman. Masayang nagkwento ang puno. Habang nagkukwento siya, nagsisilapitan naman ang mga daga para makinig. Kinuwento niya ang bawat araw niya roon. Nagkwento siya tungkol kay Bob, pati ang tungkol sa kaibigan niyang si Marley. Gusto na niyang makita ang kaibigan niya. Nabanggit niya si Susan. At sinabi rin niya ang tungkol sa kinaiinisan niyang kuneho. Nakapanibago! Pero ngayon, hindi na ako naiinis sa kunehong yun. Ayos na sa akin na madalas ginugulo niya ang mga dahon ko sa pagtalon niya. Wow! Mukhang masaya ang buhay mo doon ah! Oo! Dati, hindi ko lang pinapahalagahan. Palagi ako nagre-reklamo sa mga bagay na wala naman ako. Tama ang mga kaibigan ko. Dapat naging masaya ako sa kung anong meron ako. Yun lang ba ang kwentong meron ka? Wala na bang iba? Meron akong narinig na isa pang kwento, yung Humpty Dumpty. Kasagsagan pa ng kabataan ko. Na palagi siyang tinatalunan. At isinalaysay nga niya kung paano siya dinala sa bahay na yon at nagliwanag. Naikwento niya ang storya ni Humpty Dumpty. Prinsesang nagpakasal sa itlog? Talaga ba? Eh sino naman sa tingin mo maniniwala dyan? Eh hindi mo pa rin narinig yung kwento tungkol sa karne at kandila? Hindi. Hindi ko pa naririnig yun eh. Bay! Baka alis na nga! At umalis na nga ang mga daga. Ay nako... Masaya sana kung mahaba pa ang oras. Huh? Itatanim na ba ako ulit? Sige na, ilabas yun na ako pakiusap. Gusto kong makita ang gubat. Walang kaalam-alam ang puno. Kagimbal-gimbal ang sasapitin niya. Ow! Ay! Yan naman! Bakit pa sila may hagdan? Aray! Aray ko! Aray ko! Sariwang hangin! Araw! Hangin! Wala na akong hihilingin pa. Ngayon lang ako naging ganito kasi sa buong buhay ko. Napakadali lang naman palang pahalaga ng mga bagay na meron ka. Ilabas niyo na po yung huling pirasong kahoy. Sunugin na po natin. Masaya na ang puno sa naging buhay niya. Handa na siya ngayong masunog sa apoy. Bigla na lamang. Naku, sandali. Akin ang punong yan. Ano pong ibig niyong sabihin inyo to, Lolo? Nakita niyo ba ang markang ito? Itinalim ko ang punong ito sa gubat nung araw na kasing edad niyo pa lang ako. Natakot ako nung nakita kong nalalagas na ang mga puno. Alam niyo bang wala tayong sariwang hangin kung walang mga puno? At saka pag kinalbo natin ang gubat, magkakaroon ng pagbaha. Pagbaha? Ano na pong gagawin natin ngayon? Gagawin natin kung anong ginawa ko noon. Pumunta tayo ngayon sa gubat at magtanim tayo ng mga puno. Pahalagahan natin at irespeto kung anong meron tayo. Kung hindi, darating ang panahong mawawala ang kagubatan. Walang sariwang hangin at darating ang baha. Maganda yung naisip mo. Anong gusto mong gawin natin dito sa puno? Alam ko na kung anong gagawin natin. Alam ko kung ano ba talaga ang gusto niya. At alam nga niya, ginamit nga ang puno ng fir para gawing pinto ang kahoy nito sa bahay ng matanda. Masayang sinalubong ng puno ang mga ito. Binabati niya ang mga ito kapag uuwi sila. Masaya niyang binabati ang araw
at ngumingiti naman sa hangin. Kinakausap niya mga ibong nakadapo sa balkonahe. Umaawit siya kasabay ang mga golondrina. Kontento na ang puno sa kung anong meron siya, lalong-lalo na sa magandang tanawing nakikita niya dahil sa nagawang mabuti ng matanda at ng kanilang mga apo sa gubat sa pamamagitan ng pagtatanim. Luntian at berde ng muli ang buong kagubatan. Natutunan na ng puno ang kanilang leksyon, gayon din ang mga tao.